مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله mga kaibigan, mga kapatid. Ang papuri at pasasalamat ay lahat natatangi kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagkakaloob sa atin ng napakaraming biyaya. At kabilang sa mga biyayang ito ay kanyang ipinagkaloob sa atin ang ikalawa nating Eid, fiesta ng mga Muslim. At tayo ay nagagalak, lubos na nagagalak bilang mga Muslim kapag sumasapit ang ganitong Eid natin na Eidul Adha. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, "Inna li kulli qaumin Eid wa Eidukum hada." Tunay na sa bawat grupo o nasyon ay may kanya-kanyang iginugunita, ipinagdiriwang Eid. At ang Eid nyo ay ito, na ibig sabihin ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Isa sa hikma, mga kaibigan, mga kapatid, o wisdom, kung bakit natin pinagdiriwang ang Eidul Adha ay dahil sa ito ang araw ng pagsasakripisyo. Ginugunita natin ang Eidul Adha, pinagdiriwang natin ang Eidul Adha bilang pag-alaala, bilang pag-alaala sa ginawa ng ama ng mga propeta na si Propeta Ibrahim alayhi salam, ng kanyang ialay ang kanyang sariling anak o ng kanyang isakripisyo, ialay bilang pag-alay ang kanyang sariling anak na si Ismail alayhi salam ayon sa pag-utos, pagkautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa pagtalima sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim alayhi salam, tandaan natin, ay huwaran sa mga mananampalataya. Ikinuwento, inilarawan, isinalaysay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ang hinggil sa kanyang kwento na kung saan naglalaman ng napakaraming aral. Dakila at makasaysayang kwento na dapat kuhaan ng aral ng mga mananampalataya. Dahil ang mga propeta, higit lalo si Propeta Ibrahim alayhis salam, ay isang huwaran sa mga mananampalataya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah." Tunay na si Ibrahim ay isang imam, isang pinuno, isang imam, leader, masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumasamba lamang kay Allah na nag-iisa. Walang niya kuminal musyrikin. At siya hindi kabilang sa mga nagtatambal. Si Ibrahim alayhis salam ay nagdaan ng napakatinding pagsubok. Dumatal sa kanya ang napakaraming pagsubok nang siya ay gawing propeta na siya ay nasa murang edad lamang. Pagsubok sa kanyang pamilya, lalo higit lalo sa kanyang ama, sa kanyang kaum, sa kanyang nasyon. Hanggang sa humantong na mismo ang kanyang ama ang namuno para paslangin si Ibrahim. Nag-ipon lahat ng kanyang kaum upang siya ipaslangin. Nagsunog sila ng napakalaking, nagliyab sila ng napakalaking apoy para paslangin si Ibrahim alayhis salam. Subalit sa pagdahil sa pamamagitan ng kanyang pananalig, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Pagkaraan nito, si Ibrahim ay siya ay naghijra. Nilisan niya ang lugar. Dahil napagtanto na hindi natatanggapin ng kanyang kaum at ng kanyang ama ang kanyang mensahe pinarating. Sinabi ng Allah hinggil kay Ibrahim, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Ako ay tutungo, lilisan sa aking Panginoon sa lugar na kung saan tatanggapin nila ang aking dawa upang ako ay mamatnubay. رَبِّي هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ. Pagkaraan ng ilang taon, si Ibrahim ay tumanda na sa katandaang edad at kasama ng kanyang asawa na wala pang anak. Hindi nagkaroon ng anak. Pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit nang dumating ang katandaan, nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. O aking Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng anak na matuwid, anak na mapagtimpi. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kung kaya't binigyan namin ng magandang balita. Magandang balita na kung saan magkakaroon sila ng anak. Na isang anak na mapagtimpi, halim, mapagsabar, maunawain. At ito si Ismail alayhi salam. Kaisa-isang anak sa oras na iyon. Kaisa-isang anak ni Ibrahim. Ilang taon niya hinintay na magkaroon ng anak. Saka siya nagkaroon ng anak. Falamma balaga ma'usai. At nang sumapit sa tamang edad, sapat na edad si Ismail alayhi salam, ano sinabi ni Allah? Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuk. Sinabi ni Ibrahim, o aking anak, o aking pinakamamahal na anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kinakatay bilang alay. Pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga propeta, ang panaginip ay isang wahi, kapahayagan. Alam ni Allah na si Ibrahim, lubos niyang minamahal si Ismail alayhi salam. Lubos niyang minamahal. Bunga ng kanyang puso. Bunga ng kanyang pagmamahal. Binigyan siya ng pagsubok ni Allah na kanyang ialay, katayin bilang pag-aalay sa kanya upang mapagtanto kung gaano ang iman ni Ibrahim alayhi salam. Kung tapat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung kaya niyang isuko ang lahat ng bagay, ang anumang minamahal niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inni adbahuk fanzur madha tara. O aking anak, minamahal kong anak, nakita ko sa panaginip na aking kitang kinakatay bilang pag-aalay. Ano sinabi ni Ismail? Na isang Saleh, isang propetang matuwid, mapagunawa. Ano sinabi ni Saleh ni Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insha'allahu minas sabirin. O aking ama, gawin mo ang inuutos ng iyong Panginoon. Handa akong tumalima. Handa akong magpakatay. Isipin niyo man, sarili mong anak, kakatayin mo, ihalay mo. Ilang taon mong hinintay. Tatalima ka. Ganon din si Ismail alayhi salam. If'al ma tu'mar. Gawin mo ang aking ama, pinakamamahal na ama, ang pinag-utos sa'yo sa tagino ni insha'Allah minas sabirin. Dahil sa kaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay yung matatagpuan, makikita na kabilang sa mga nagtitimpi, nagsasabor. Tatagabing ko ang itinagdang ito dahil ito ay kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama watallahu liljamin. At nang sila ay tumalima si Ibrahim at si Ismail sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nang dalhin niya sa lugar na kung saan dito niya kakatayin ang kanyang anak, totoo, tapat si Ibrahim, pinatunayan niya, ginampanan niya ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala.
at ng kanyang pinahiga at pinadapa upang katayin ang kanyang anak. Kakatayin na. Isa sa mga mufassir, mga ulama ng tafsir, ay tinatay ni Ibrahim, subalit hindi nakatay. Hindi tinablan si Ismail. Talagang ginampanan ni Ibrahim ang kautusan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Isang napakalaking pagsubok. Nakarinig ng tinig, boses si Ibrahim. Wanadaynahu ya Ibrahim, tinawag namin si Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, inna kadhalika najzil muhsinin. Tunay na totoo ka. Ginampanan mo ang kautusan namin sa iyo, sa iyong panaginip. Tapat ka, makatotohanan ka. Nagtagumpay ka sa iyong pagsubok namin sa iyo. Inna kadhalika najzil muhsinin. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Ganyan namin ginagantimpalaan ang mga taong matutuwid tapat sa kanilang paniniwala. Tunay yan na Ibrahim. Yang ginawa mo ay napakadakila, napakalinaw na pagsubok sa iyo. Nagtagumpay ka sa pagsubok namin sa iyo. Wafadaynahu bidhabhin azim, at tinubos namin, pinalitan namin ng isang tupa mula sa paraiso. Bumaba si Jibril kasama ng isang tupa, at yun ang kinatay ni Ibrahim. Wasalamun ala Ibrahim, at katiwasayan kay Ibrahim alayhi salam na nagtagumpay dahil sa kanyang pagtagumpay, sa kanyang pagsubok. At tinubos namin, pinalitan namin ng isang tupa mula sa paraiso. At ito ang bakit natin ginugunita ang araw na ito bilang pag-alaala sa dakilang araw, sa dakilang kaganapan na ito na ginawa ni Ibrahim kasama ng kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Mga kaibigan, mga kapatid, napakaraming mga aral ang mapupulutan natin mula sa dakila makasaysayan na kwento na ito. Una, ang pagtatawakul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtatawakul. Si Ibrahim, alam niyo ba, noong nagpaliyab ang kanyang kaum ng napakalaking apoy, hanggang sa nabanggit na ang apoy umabot sa pinakakalangitan, napakalaking apoy, nagliliyab. At si Ibrahim ay mapanatag lamang, nanonood ang lahat ng tao sa kanyang kong kasama ng kanyang ama na itapon sa apoy. Dumating sa kanya si Jibril. Dumating sa kanya si Jibril. Ya Ibrahim, gusto mo bang iligtas kita mula sa pagsubok, mula sa kasamaan na ito? Sabi ni Ibrahim, kung sa'yo, kung mula sa'yo ay hindi, kung mula kay Allah ay oo, mananalig, magtitiwala ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapanatag ang aking puso na ako'y ililigtas niya Allah. Ganyan si Ibrahim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yan ang dua ni Ibrahim bago siya itapon. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sapat na sa akin si Allah. Sapat na sa akin si Allah, at si Allah ang pinakamainam na pinagkakatiwalaan. So, pagkaraan ay itinapon siya sa napakalaking apoy. Narinig ng mga anghel yung dua ni Ibrahim. Pagkaraan si Allah ay kinausap niyang apoy, ya narikuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. O apoy, maging mapayapa, maging malamig ka kay Ibrahim alayhi salam. At si Ibrahim hindi nasunog hanggang sa nakita ng kanyang kaum na lumabas sa apoy, na walang nangyari, mapanatag, matiwasay si Ibrahim alayhi salam dahil sa kanyang pagtatawakul, pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dapat sa isang Muslim. Walang mangyayari na kasamaan maliban na lamang sa anong isinulat sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga propeta, kahit lahat na mga tao at mga jin magtipon-tipon upang magdulot sa iyo ng kapahamakan, walang mangyayari sa iyong kapahamakan liban na lamang sa isang bagay, liban na lamang sa bagay na nakatakda na mangyayari sa iyo. Yan ang tawakul ng isang mumin. Laging papanalig
lagi nakaunay ang kanyang puso. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Sino mang magtawakal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay sapat na. Sapat na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. O Muhammad, sabi mo at sa iyong mga ka-umma na sabihin niyo na walang dadapo sa amin. Walang dadatal sa amin na kasamaan, tatama anong pamang bagay, liban na lamang sa kung anong isinulat ni Allah, huwa maulana. Si Allah ang ating tagapagtanggol. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kung gano'n sabi ni Allah, kay Allah lamang kayo manalig, kay Allah lamang kayo magtiwala. Ganon din sa pagdating sa paghahanap ng rizq, biyaya. Anong sinabi ng mahal na propeta sa usada? May mga tao na natatakot, nangangamba. Natatakot sa rizq ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sinabi ng mahal na propeta? Kulaw annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli larazaqtum kama tarzaqu at-tayr tabdu khimasan wa taruhu bitana. Kung kayo ay tunay na nagtatawakkol, nananalig at gumagawa ng sabab, yan ang pagtatawakkol. Hindi namang ibig sabihin na hindi ka nagagawin ng sabab. Kailangan din nagtatrabaho, kailangan din nagsasabuhay, kailangan din gumagawa ng sabab. Kung kayo ay tunay ang tawakkol, nananalig ka kay Allah na walang kabutihan maliban sa kung anong ibibigay ni Allah, walang kasamaan maliban sa kung anong idudulot niya Allah, pagkaraan gagawin mo yung sabab, dahilan. Kung kayo ay tunay na nagtatawakkol kay Allah, ay gagantimpalaan, ririzgiyan kayo ni Allah ng katulad ng isang ibon na umaalis sa kanyang lungga na walang laman, pagkaraan sa hapon ay busog, puno ang kanyang tiyan. Pangalawa, as-sabr indal masa'ib wa tahammulul adha. Pangalawang aral, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagtitipi, pagtitiis sa mga pagsubok, mga mapapait na pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Ibrahim, mismo ang kanyang ama, ang namuno na paslangin siya, patayin siya, subalit siya ay nagtiis. Napakaraming mga pagsubok kay Ibrahim, ganun din si Ismail. Ang kautusang katayin, ialay ang kanyang anak, sariling pinakamamahal na anak, ay wala nang hihigit sa pagsubok na ito. Subalit nagtimpi, natiis nilang dalawa at tumalima. Tumalima sila sa kautusan. Tumalima sila sa pinag-utos sa kanila ni Allah. Sila iuwaran natin sa pagtitimpi at pagsasabot. Panghuli dito, uling aral na ating mapupulot sa kwentong ito ni Ibrahim at si Ismail. Al-imtithal li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Ang pagsunod sa kautusan ni Allah at kautusan ng mahal, ang pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang mananampalataya, isa sa katangian ng tunay na mananampalataya, ay kaya niyang isuko ang lahat ng bagay, lahat ng bagay para sa ikalulugod niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maging ang kanyang mahal sa buhay ay kaya niyang isuko para lamang sa ikalulugod niya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa sa aral na mapupulot natin sa kwentong ito ni Ibrahim alayhis salam, na kung saan kaya niyang isuko si Ismail para sa ikalulugod niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang dapat mananampalataya. Kapag kautusan niya Allah narinig natin, kapag kautusan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam narinig natin, ay tatalima, susunod tayo. Kahit malabag sa ating kalooban, kahit malabag sa ating kultura, kahit malabag sa ating tradisyon, kapag ito ay kautusan ni Allah, kapag ito ay kautusan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ay susunod, tayo ay susurrender. Huwag manaig ang ating pride, huwag manaig ang ating tribo. Dapat maamang ibabaw ang kautusan ni Allah at ang kautusan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Allah? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَوْمُ الْخِيرَ مِنْ أَمْرِهِمْ. Wala sa isang mananampalataya at isang mananampalatayang babae na kapag nag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo ay magkakaroon pa sila ng pagpipili-pilian.
Pagdating sa anumang bagay, kalagayan, anumang gagawin, kapag nalalabag, may kasalanan, may pagkalabag sa sarili yun ay dapat hindi natin ginagawa. Nananaig sa atin ang Quran, nananaig sa atin ang mahal na ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tunay na sifat ng mga mananampalataya. At dyan sa Quran, tayo ay magtatagumpay. Gabay nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyaakum bima fi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.